Vladimir's POV. Tumawag sa akin ng aking ama sa kalagitnaan ng meeting at nakaabot nga sa kanyang tungkol sa pag-aalala ko kay Rebecca na nagpapakamatay ito. Sa ngalan na din ang pangalan ko. At dinadala niya? Sino naman hindi mag-aalala? Nakasalalay ditong anak ko. Dad, kapag hindi mo patinigilan na pamilyang Montejo, lalo ng Rebecca na pasira sa relasyon ni Talia, alam mong hindi lang ako uupo at manunood lang. Huwag mo akong hintayin, Vladimir, na akong bumura ng pamilyang yan. May gigil ang salita ng Old Master Duralte at sobra ko ding inaalala ang alta presyon nito. May pinupunta ako rin dyan na tauhan at tingnan mo kung sinong kasama ng asawa mo para hanapin ang tunay niyang pamilya. Asawa mo, hindi mo tinutulungan kung hindi nag-aalala ka pa sa madramang anak ni Walter? Tss! At ibinaba nito ang tawag. At sa may pintuan niya ng opisina ko, pumasok ang tauhan ng Old Master Duralte at inabot sa akin ng isang folder na ang naglalaman. Mga larawan ng kuha. Kasama ni Talia si Simon, naiwan ko ba sa sarili ko para may kung anong apoy na lumiliyab sa akin. Akala ko ba umuwi na si Talia? Lingon ko kay Secretary Philip. Wala pa pong report ako natatanggap galing sa personal driver niyo, Master Vladimir. Sagot ka agad sa akin ni Philip. Ngunit napalingon ako sa aking phone na nasa mesa. May mensahe itong natanggap galing kay Talia. Nang buksan ko, nagpaalam naman siya na makikipagkita kay Simon dahil may alam na itong lead kung paano niya matatagpuan ang kanyang totoong pamilya. Playing safe, Talia. Umagilin talaga siya makipaglaro. Sumasakit ang ulo ko sa mga nangyayari. Sobrang talagang komplikado ang lahat. Akala ng Old Master Duralte, hindi ako kumikilos na hanapin ang pamilya ni Talia. Masyadong ginagalingan din ni Simon ang paglalandi sa asawa ko. Nasaan siya ngayon? Naabala nga si Philip sa kanyang hawak na tablet at napatitig ulit ako sa akin. Sinabi ng lady bodyguard ni Madam Duralte na nasa grocery to. Namimili. Sa narinig ko parang pinaliguan ako ng malamig na tubig upang kumalma ko despite sa aking ginawa. Si Talia na natiling may bahay ko. Hindi niya ako tinatalikuran kahit nga pilit kong lumalayo sa kanya nang hinan tuhod ko upang paupo ako. Buntis si Rebecca at huli na nga para sabihin ko sa kanya na hindi ko sisirain ang kasal namin ni Talia. Huli na, napatitig ako sa tauhan ng aking ama. Gumisi ako sa kanya. Magkano bang loyalty mo sa aking ama? Master Vladimir, na hindi ito makapaniwala sa tanong ko, sinenyasan ko si Secretary Philip na ipakita sa kanya ang larawan na kuha din namin tuko sa magulo niyang affair din. Bawat tao sa mundong ito mayroong butas at dahil dyan, maaari ko itong manipulahin. Tripling ibibigay ko sa iyong sahod, plus akong bahala sa dalawa mong babae na nabuntis na hindi alam ng iyong asawa. Baka mawala pang asawa mo't magaganda mong anak kapag hindi mo tinanggap ito. Ano sa tingin mo? Napalunok laway ito. Alam niyang nahulog na siya sa bitag ko. Silence means yes. Good. Ang gusto kong mangyari, trabaho mo na harangin lahat ng impormasyon na makakarating sa Old Master Duralte. Lalo na kung may kinalaman ito kay Doktora Rebecca Montejo. Nauunawaan mo ba? Pero ako ang bahala sa'yo. Hindi ka manganganib kay Dad. Matanda na rin naman siya at sa tingin mo, sino nga halili sa kanya? Hindi ba ako? At wala na nga itong sinabi. Makakaalis ka na. Maraming salamat, Master Vladimir. At nang maisara nito ang pinto, kaagad kong inatupag ang ilang papeles. Ngunit hindi pa nga lumipas ang isang oras. Master Vladimir, tumawag si Doktora Carlota. Hindi daw nila mapigilan si Miss Rebecca sa pagtatangka nitong pagpapakamatay. Walang humpay itong nagwawala. At sa narinig ko, nilalagay nga ni Rebecca sarili niya sa panganib. Paano ang batang dinadala niya? Buisit. Kaya nagmadali kami ni Secretary Philip na bumalik sa ospital. At naabutan nga namin itong basang-basa ang mukha at naiinis sa kanya sarili. Vladimir, si Talia kasi bumalik dito at nagulo. Talia's POV. Na makausap ko na si Doktora Gwen at maayos naman na sinagawa yung check-up. Wala daw akong kailangan ipag-alala. Healthy ang baby. Patuloy ko daw inumin ng gamot, saka nga kumain ng mga masustansya. Dapat na yun na marinig na maganda sa araw na ito. Lalo na din, may progress na nga sa paghahanap ng tunay kong pamilya. Maraming salamat, Doktora Gwen. Aalis na ako. Mag-iingat ka parati, Talia. Ako ang godmother niyan. At ngumiti na lamang ako. Kaagad akong pumara ng taxi para bumalik sa may grocery. Kahit ano nang kinuha ko, at hindi na nga ako nag-isip kung ano ba talagang lulutuin ko. Nakapila na ako sa counter nang makita ko ni Kate. Ngumiti na ako sa kanya at yung mukha niya para nakahinga nang makita ko. Ang galing natin, baby. Nang makauwi na kami, at isa-isa na nga pinapasok ng mga katulang sa pinto yung pinamili ko. Dumating ang sasakyan ni Vladimir. Bumaba ito ng sasakyan at agad na patitig sa akin. Makikisig na hakbang ang ginawa niya
at hindi ko inaasahan na hihilain itong kamay ko papasok ng bahay. Napakahigpit at ang mukha niya puno ng galit, pero nangingibabaw pa rin ang pagiging magandang lalaki nito. Seryoso at nagpipigil sa galit. Binitawan niya ako ng pabalibag at halos mawala nga ako ng balanse, pero nagawa kong pigilan ang pagbagsak ko sa sahig. Vladimir! Napahawak siya sa kanyang magkabilang bewang na yung isang kamay bigla niyang hinilot ang kanyang sentido. Saka naupo nga sa sofa. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin dalawa at tuloy na ngang nilisan ng mga katulong ang sala. Naiwan kaming dalawa ni Vladimir. Kinausap mo na naman ba si Rebecca? Napakalamig ng boses ni Vladimir. Ah, nakarating na sa kanyang pagkumpronta niya kay Rebecca. Hindi ko naman kailangan magsinungaling. Pumunta nga ako doon. Para. Pinutol niya sasabihin ko nang umulat niya ang kanyang mga mata. Napakasama mo, Talia. Isang dagundong hindi ko kayang paniwalaan. Kailan ako naging masama? Masama na bang kumprontahin ang kapatid kong hindi na magandang mga binabalak? Ginagawa nila akong masama sa harapan mo, Vladimir. Nagpapadala ka naman ng husto. Gusto mo na talaga mawalang kapatid mo, no? Ganyan ka ba talaga, Talia? Parang pinutunayan mo sa akin ang mga sinabi nila tungkol sa'yo. Vladimir! Sa mga sinabi ni Vladimir, parang nahiwa na natuluyan ang puso ko. Hindi ako masama. Hindi. Nagbabait-baitan ka lang. Worst, napakasama mo, Talia. At ang pananalita niyang ito, tuluyan niyang binasag ng ilang beses ang puso ko. Isang hindi nakikitang maraming kutsilyo at sumasaksa sa akin at ang sakit kumalat sa buo kong katawan. Hindi ako makakilos. Nakatitig lamang ako sa mga mata niyang puno ng galit. Sinabihan mo si Rebecca, naguguluhin mo pa rin ako kahit mamatay ka. At hindi mo siya hahayaan na makapasok sa pamilyang Duralte. Tama ba? Sa tingin mo, Talia, gaano ka kasamang tao? Yan bang sinabi ni Ate Rebecca sa kanya? Hindi ko sinabi mga salitang yan. Kahit kailan, hindi ko guguluhin ang buhay ni Vladimir. Nagulat na lamang ako nang bumangon ito at hinugot niyang kamay ko sa kapabalibag akong tinumba sa sofang pinag-uupuan niya. Nais kong magpaliwanag, ngunit umurong ng dila ko dahil nga sa demonyo nakikita ko sa aking harapan. Ang dapat sa'yo pinaparusahan, napakasama mo, Talia. At kinalas nito ang kanyang sinturon. Hindi ito inaasahan ni Talia. Anong gagawin nito sa kanya? Vladimir! At tumama na kaagad sa kanyang katawan ng sinturon na parang siyang maiihi sa sakit. Vladimir! Ayaw paawat nito. At parang binubuhos na nga ng sobrang pagod at galit ito sa kanya. Nagawa ko na lamang protektahan ang tiyan ko at tinanggap ng pagmamalupit bigla sa akin ni Vladimir. Hindi ko na malalaman na sinasaktan mo si Rebecca. At isang malakas na hampas sa likod ko, dinig na dinig kong pagod ni Vladimir sa pag-ampas sa akin ng sinturon niya. Ngunit paano naman ako? Halos hindi ko na maramdaman ang hapdi ng katawan ko. Bakit hindi ka makasagot, Talia? Ang galing mo sumugod doon at mangutya sa kapatid mo totoong nagmamahal sa akin? At tuloy na nga may kumawalang luha sa aking mga mata. Nagmamahal din naman ako, Vladimir! Sagad ako nasasaktan sa ginawa niyang ito. Pero hindi ko akalain na hihilahin niya ako para makahiga ng maayos sa sofa at pumatong sa akin. Kaagad niya nakita ang luha ko. Para saan yan, Talia? Bulong nito sa akin tenga na kaagad niyang nagsitindig ang balahibo ko. Iba din ang parusang matatanggap mo sa pagsama ka kay Simon. Vladimir! Nahuli na dahil inangkin itong labi ko. Kahit pumapalag ako, sa sala ng pamamahay niya, ginawa niya ang kanyang kababuyan. At pagkatapos nito, makaraos sa akin kahit hubad na hubad ako. Iniwan niya ako na kutalal at nakatitig lamang sa mga kumikislap na diamante na chandelier. Saka tuluyan ko nang niyakap ang aking sarili at ipinikit ang aking mga mata. Anong ginawa ko para nga gawin niya ito sa akin? Naalala ko lang ang sinabi ni Ate Rebecca. Baka nga hindi ko kayanin ang maaaring mangyari kapag hindi ako pumayag sa kagustuhan nila. Hindi ko namalayan nakatulog ako. Nang magising ako, ang paligid at ang amoy medyo nakakasuka. Ngunit mas nauna kong naramdaman ang sakit ng aking katawan. Sa tuwing kikilos ako, iba't ibang parte ng katawan ko ang sumasakit. Saka nga nanunumbalik ang kademonyohan na ginawa ni Vladimir sa akin. Pinagmalupitan niya ako na halos hindi ko naisip na mayroong pagkataon ng ganun si Vladimir. Ang Dimir na nakilala ko noon ay isa palang demonyo. Oops, gising ng senyora. Akala ko ba mamamatay ka na? Bakit buhay ka pa? Ibang klase ka talaga, Talia. Talagang ang kapal na mukha mo para maisipan mo pang ang buksan ng mga mata mong yan. Ang boses nito. Bakit ko naririnig ang boses niya? At paglingon ko kung saan nang galing ang boses, bumungad ang mukha ni Ate Rebecca na nagpipigil ng kanyang galit. Ngumiti na lang ako bigla pambati sa kanya. Tang na ka talaga, Talia. Inggit, inggit ang dumagdag na rumisto sa mukha ni Ate Rebecca. Ang hindi ko maintindihan kung bakit naiinggit ito sa akin. May kumpleto siyang pamilya, magandang karir nito,
At ngayon dahil sa inggit, masisira niya mga ito. Ate Rebecca, kailangan mong magising. Tss, ibang klase ka talaga, Talia. Sa lahat ng babaeng nakilala ko, gusto mo yung tinatrato kang espesyal. Gumamit ka pa ng ganitong paraan para ospital ka? Ospital? Ah, oo. Ang paligid nga nasa ospital ako. At kung bakit ganito si Ate Rebecca? Naalala ko nga na tuluyan na niyang hinubad ang maskarang nagbait-baitan at ipinakita sa akin ulit ang may saltik nitong ugali. Ngumiti ako sa kanya, kaya naman ang bulkan hindi na napigil ang sumabog. Hayop ka, Talia! Hayop ka! Napakawalang hiya mo! Kita ko pa kung paanong lumutang ugat niya sa kanyang leeg at sintido nito. Eh, halimaw ka, Ate Rebecca! Nilalabas ko ng ang tunay mong kulay. Nagsimula na nga siyang sumigaw at magwala sa silid ko. Hindi ko na lang ito pinapansin at napatitig na lamang ako sa labas ng bintana. Magandang araw ngayon at mamaya gusto ko na makalabas ng hospital. Para nga magpatingin kay Doktora Gwen. Nag-aalala ko sa anak ko lalo sa nangyari sa pagitan namin ni Vladimir. Be safe, baby. Iiwasan ni Mami magpaka-stress, lalo na sa halimo na nandito sa silid natin. Nagbibingi-bingihan ka ba, Talia? Lumingon ako sa kanya na parabang nakalimutan ko nga ang presensya niya. Ah, sorry, nandiyan ka pa pala. Akala ko poste ka. Hayop ka talaga? Matagal na kitang bistado, Ate Rebecca. Kalmado kong tugon sa kanya. At bilang asawa ni Vladimir, tungkulin kong bawasan ang problema niya. Kaya tumigil ka na, Ate Rebecca. Talia! Ako ang dapat nasa katayuan mo. Napakawalang hiya mo. Inayos kong pagkaupo-bangon ko at nanatili nakatitig kay Ate Rebecca. Nakakatawa siya, kaya ngumiti ulit ako sa harapan niya. Dahil ba umaasa ka ng pagkakaroon ng childhood lover, mangyayari yun? Hindi, Ate Rebecca. Kasal na kami ni Vladimir. Huli na ang lahat. Grabe ka! Saka siya humalakak. Akin si Vladimir. Alam mo bang ilang ulit nang may nangyari sa amin? Oos, kailangan ko pa bang magtaka? Salan din ni Ate Rebecca at mga kalokohan itong ginagawa. No need magtaka. Hindi ako ang grabe dito. Ikaw nga itong hindi ko matapatan. Di ba kumuntik mo na akong babuin sa mga tauhan mong kinuha? Sa ginawa mo, hindi ko na maaabot ang iniisip mo. Saka Ate Rebecca, curious lang ako. Paano mo nilalaso ng isipan ng asawa ko? Yung pinainom ba ng mga inutom sa mga lalaki na pinainom ko noon ay yun ba pinainom mo kay Vladimir para may mangyari sa inyo? Kasi hindi ka naman niya papatulan. Alam ko may nilalagay ka sa inumin ng asawa ko. Bakit, Ate Rebecca? Hindi ka ba niya magalaw-galaw kapag nasa tamang isipan siya? Hindi ka pa ba niya nandidiri sa sarili mo? Saka yung expression ni Ate Rebecca, parang lalo kong ginalit ang bulkan. Dahil may sinabi akong totoo sa kanya, ngunit masyadong ma-pride si Ate Rebecca para labanan sinasabi ko sa kanya. Nasa tamang pag-iisip si Vladimir kapag nagtatali kami, Talia. Gusto mo ba makita balang araw? Asawa mo nakikipagtalik sa akin? Mahal na mahal niya ako. Ikaw, tigang na tigang ka na nga, hindi ba? Lalo kong umiti kay Ate Rebecca. Nangyari nga ito sa akin, Ate Rebecca, dahil alam mo ba? Gigil na gigil siya sa akin. Kapag nasa bahay siya, halos araw-arawin niyang ginagawang responsibilidad niya sa akin. 2 times a day at maximum ng 4 na beses sa isang araw. At ang sarap kasi may kasamang pagmamahal. Talia! Ngunit kaagad na kinalman na Rebecca sarili niya. Saka ngumisis sa akin. Balita ko pinapainom ka ng contraceptive ni Vladimir. Ibig lang sabihin wala kayong mabubuo. Talo na si Ate Rebecca. Talong-talo. Hindi na lamang ako sumagot dahil siya naman talagang may pakana upang bigyan nga ako ng contraceptive ng asawa ko. Ano, Talia? Hindi ka magsasalita? Nainggit ka na sa akin? Alam mo bang gustong-gusto ni Vladimir na makipagtalik sa akin? Hindi pa rin sumusuko si Ate Rebecca. Lagi rin siya nasa tabi ko bawat gabi na hindi siya umuwi sa'yo. 1 linggo, sa tingin mo, Talia, nasaan siya? Siyempre, nasa piling ko. Hindi kagaya mo nasa bahay lang, ngunit hindi makasamang asawa dahil akong mahal niya. Arrange marriage lang kayo, Talia. Ang pinangahawa kami marupok na maaring mawala sa'yo ng 10 oras. Sa huli, ikaw ang kawawa, Talia. Kaya huwag ka na magmatigas. Alam mo, sisirain ng contraceptive ang ovary mo. Mag-isa kang mabubuhay sa mundong ito kapag pinatagal mo pa yan. Masasakit ng sinasabi ni Ate Rebecca. Ngunit ayoko magpadala. Nagdadalang tao ako. Pero biglang naglabas ng dokumento si Ate Rebecca at sinalpak niya sa katawan ko. Iyan ang divorce papers na pinapasuyo ng asawa mong nandidiri sa'yo, Talia. Bilisan mo at pirmahan mo na. Ayaw ka na makita ni Vladimir, lalo si isang walang kwenta at walang hiyang kagaya mo. Divorce papers? Sino may gusto nito? Si Vladimir ba talaga o halimo na nasa harapan ko? Ngunit naalala ko nga ang mukha ni Vladimir. Ang galit ito sa akin na hindi ko maintindihan.
Kung minsan mabait, kung minsan naman ganito nga, kaseryoso kay Ate Rebecca. Kaya alam ko na talagang darating ang panahon na makikipaghiwalay niya sa akin si Vladimir. Siguro bayad na ako sa utang na loob na muntikan na akong mamatay noon. Ngunit ang papel na ito hindi ko inaasahan na mabilis ngang darating ito. Minamahal ko na si Vladimir. Ginagampanan ko pangakong pinitawan ko sa altar. Siya lang ang lalaking mamahalin ko at wala ng iba pa. At sa ganitong habulan na nangyayari, ako ang talo. Pinaglalaroan ako ng tadhana at nakatadhana na maramdaman kong lahat ng klaseng sakit na ito. Biglang tumawa na parang demonyo si Ate Rebecca. E dineklara niya na talo na ako. Taliin naman kasi, tingnan mong yung sarili. Sa tingin mo ba mahuhulog sa iyo si Vladimir? Alam mo bang ilang beses na sinabi ni Vladimir sa akin na nakakadiri ka at wala kang kwentang babae? Hindi ka daw marunong sa kama. Ang mga asawang lalaki, dapat palagi ang pinapasaya sa kama. Hindi natagpuan yun sa'yo ni Vladimir. Saka ang pagpapakasal niya sa'yo, ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa ni Vladimir sa buhay niya. Saka mas lalong pinagigihan niya ang maladimunyita niyang tawa. Isa kang basura lang, Talia. Umalis ka na kaagad sa pamamahin ni Vladimir. Pagkatapos mong pirmahan ang divorce paper na yan. Ngunit hindi ko naman mahanap sa dokumento na pumirma na si Vladimir. Kaya ngumiti ako kay Ate Rebecca. Kapag sinunod ko siya, ako lang ang inilalagay niya sa hindi magandang sitwasyon. Alam kong walang alam tungkol dito si Vladimir. Napatango ako. Kinuha ko ang papel at kasama ng pangiti ko, pinunit ko nga sa harapan ni Ate Rebecca ang mga papel. At saka ko tuloy ang binato sa mukha nitong papel na parang naging confetti. Congratulations, Ate Rebecca, sa pagiging best actress. Gaya na sinabi mo, Ate Rebecca, sa asawa ko, naguguluhin ko siya hanggang sa kamatayan ko. Gagawin ko yun. Binigyan mo ko ng idea eh. Gusto mo i-divorce kong asawa ko? Managinip ka? Tang na ka talaga, Talia? Sino ka para sabihin sa akin yan? Pagod ka na ata talagang mabuhay. At sasampalin sana niya ako. Pero ang inipon kong lakas ay kaagad na ibinaling ko sa kanya para siyang makatanggap ng ibibigay sana niya sa akin. Hindi siya makapaniwala. Makinig ka, Ate Rebecca. Hindi ko kahit kailan hihiwalay ng asawa ko para sa'yo. At kahit mamatay pa ako, isisiwalat kong totoo mong pag-uugali sa kanya. Napaka-peke mo, Ate Rebecca. Peke, ang isang babaeng napakasama at walang puso na kagaya mo ay hindi nababagay sa asawa ko. Nanginginig man ang katawan ko sa sinasabi at ginawa ko kay Ate Rebecca. Pero hindi ko yun pinakita sa kanya. Nang mabisto kong plano niya, tuluyan ko nang kinalimutan at sinukong relasyon naming dalawa bilang magkapatid. Ngunit kahit paano, bilang kapababae, nag-aalala ko para sa kanya. Hindi dapat siya ganito. Nanlilisik ang mga mata ni Ate Rebecca dahil sa ginawa ko sa kanya. Talia, sino ka para sampalin ako? Hayop ka, pagsisisihan mo ito, sabay turo sa akin. At nagwawala sa galit na tumalikod sa akin. Mabuti naman na tumalis ng babaeng yun. Lahat ng masamang sinabi niya nito sa akin. Pero sa tingin ko, ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang sarili lang naman itong tinutukoy. Hays, Ate Rebecca, hindi ko sadyang masampal ka. Pero naubos ng pasensya ko. Napwersa ko ba masyadong sarili ko? Pero nga na makaramdam ako ng bugso ng pananakit ng katawan ko. Rebecca's POV. Iha, nasa ospital ngayon si Talia. Dinala siya ng superiora ng pamamahin ni Vladimir. Gaya-gaya sa akin, nakakairita talagang babaeng yun. Magpapadischarge na ako ngayon din at dadalawin ng Talia na yan. Bakit mo naman siya dadalawin, Iha? Eh makukuha mo lang sa Taliyang yun stress. Mabuti pang dumiretso ka na pauwi. Siguradong sa atin uuwi si Vladimir dahil sa pagsusumbong mo sa kanya. Hindi, kailangan ko puntahan si Talia para malaman ni Vladimir, ma'am, na kapatid pa rin ang turing ko kay Talia. Alam mo na dapat maging concern ako sa kanya. Saka may dadalhin ako sa kanyang mahalagang papeles. Naihanda mo na ba, Dad? Nanakita ko nga dumating kanina si Secretary Fortes at may inabot sa kanya. Eto ba? Pinakita sa akin ni Dad ang envelope, divorce papers na hindi pinipirma ni Vladimir. Eh, bakit tayo pirma ni Vladimir? Dahil siguro natatakot sa kanyang ama. Mas mabuti pang si Talia na muna ang una mong papirmahin. Nang may dahilan naman si Vladimir na si Talia ang naunang sumang-ayon na pirma ng divorce paper. Sa bagay, Dad, may punto ka. Akin na at naghanda nga ako para bisitahin si Talia. Tinawagan ko si Vladimir habang pupunta nga ako sa silid nito. Hindi nito sinasagot ang tawag ko kaya napa-voice message na lamang ako. Paalam ko dito, dadalawin ko si Talia para nga maayos ang gusot sa aming dalawa. Kunwaring ayokong mawala ang pagkakapatiran naming dalawa ni Talia. Paniguradong ganda points na naman ito kay Vladimir. Masiglang mga yapak ko dahil dala ko ang divorce paper. Kapag pinirmahan ito ni Talia, nasa akin talagang pinakahuling halakhak.
Pagdating ko sa silid ni Talia, nadatnan ko isang katulong at lady guard nito. Ayaw akong papasukin. Buiset, kapatid ko si Talia, kaya papasukin mo ko. O si Sante ka sa boss mo. Alam ko naman na si Vladimir ang nagpapasahod dito, kaya walang nagawa ko hindi hayaan nga ako nalapitan si Talia. Napatitig ako sa kanila ng madidiin na parabang wala silang balak na iwan kami ni Talia. Sa bagay, wala itong malay. May pagkakataon na akong patayin ito. Kahit ilang minuto lang, bigyan niyo naman kami ng privacy ng kapatid ko. At nagsilabasan nga sila. Swerte mo nga naman, Talia. No need mo ng magising. At kung magising ka man, nasa kabila ka ng dimensyon at malayo sa amin ni Vladimir. May hinahanap ako sa aking handbag, panurok. Pero naalala ko, yun palang ginawang ebidensya nila mama at papa na magpapakamatay ako. Hindi man lang nila binalik. Sa pagangat ko biglang gumalaw si Talia at tuloy nang nagising ang basura. Ang layunin ko dito, ang pirmahan niya ang divorce paper. Pero sa huli parang akong nilampaso niya dahil nga, hindi lang confetti ng divorce paper na nakuha ko sa kanya, kundi isang malakas sa sampal na parang nagalaw ng bahagya ang pina-opera kong ilong. Magbabayad talaga siya nito? Naiinis ako sa kanya na sobra. Palabas na sana ako ng silid ni Talia nang sa pintuan may narinig ako. Bakit nasa labas kayo? Nasa loob po si Miss Rebecca at nais na masinsinan si Madam Duralte. Ang boss nagtatanong hindi ako nagkakamali kung hindi si Vladimir. Sa tingin ko, ngayon nga ang tamang oras na simula ng paniningil ko sa ginawa ni Talia sa akin. Humanda kang hayop ka. Sa akin pa rin talagang huling halakhak, Talia. Hindi mo alam, hawak ko sa leeg si Vladimir. Talia's POV. Muli sana ako makakatulog kung hindi nga bigla na naman sumulpot si Ate Rebecca. Ngunit nagulat ako sa ginawa nito dahil naupo siya sa higat hinawakan ang pisngi kung saan ko siya sinampal. Hinarapan mo ko nasaktan siya ng gusto sa ginawa ko. Change of mind, ayaw na umalis at gusto magdrama ulit sa harapan ko. Anong kalokohan nito, Ate Rebecca? Tuloy na bang nabawas talaga ng tornil yung ulo niya? Talia, biglang lumabas sa mga mata niya ang luha. Huwag kang maging ganito sa amin, kasalanan kong lahat ng ito. Huwag ka sana magalit kay Vladimir at sa baby namin. Anak ito ni Vladimir. Ano? Anong pinagsasabi ni Ate Rebecca at bakit siya nagkakaganito? Naguguluhan ako. Ngunit nang makita ko si Vladimir sa may pinto at nahulog itong isang basket ng prutas na dala niya, naunawaan ko kung para saan ang drama ni Ate Rebecca. Iba ang klase talaga, award-winning ang pag-arte ni Ate Rebecca. At hindi ako makakita ng pagkakamali sa pinapakitang palabas ni Ate Rebecca. Pero ang hindi ko inaasahan, buntis din pala si Ate Rebecca at sinasabing anak ito ng asawa ko. Sobra akong humahanga sa pag-iinarte niya. Nanggigigil ako sa galit, pero hindi ko yung maaaring ipakita sa harapan ni Vladimir. Lalo na kung alam nga ni Vladimir na buntis si Ate Rebecca. Pero talaga bang si Vladimir ang ama ng dinadala ni Ate Rebecca? Nitong nakalipas na linggo, alam kong trabaho inatupag ni Vladimir. At hindi siya makakauwi dahil nga nag-overtime ito. Pero si Ate Rebecca, nabuntis niya? Hindi kaya sa ibang lalaki tasawa ko ang papaakuin niya ng batang nasa sinapupunan niya? Sa pagkakaalam ko, kaliwa kanan na ba ang pinupuntahan ni Ate Rebecca para nga magpakasaya? Kung talagang buntis siya, sa tingin ko kailangan pag-usapan kung sino talagang ama, pero hindi ko may tatanggi at hindi ko sigurado kung may nangyari ba kay Ate Rebecca at Vladimir. Natawa ko sa aking sarili, inuna ko pa talagang i-analyze ang nangyari sa paligid ko kaysa sa nararamdaman ko na parang guguho ng aking dibdib sa sakit at bigat na nararamdaman ko. Nasasaktan ako ng husto sa nalalaman ko ngayon. At hindi na makukumpara pa ang sakit na nararamdaman ko nang lumapit si Vladimir kay Ate Rebecca at hinagka ng noon ito sa mukha ng asawa ko. Naroon nga ang pag-aalala para kay Rebecca. Vladimir's POV. Pagkatapos na may nangyari sa amin ni Talia, naligo ako at pinagsusuntok ko nga ang tubig sa nararamdaman kong galit para sa aking sarili. Bakit hindi ko napigilan ang aking sariling saktan ng asawa ko? Buisit, sarili mo dapat Vladimir ang sinasaktan mo, hindi si Talia. Kasalanan mo kung bakit para kang asong ulo na sumusunod ngayon sa mga nangyari kay Rebecca. Dala niya ang anak mo at doon ka lang nag-alala para sa kanya. Si Talia ang mahal ko at talagang huli na nga tungkol sa amin ni Rebecca. Bata lang ang habol ko sa kanya at wala na akong pakialam sa pangakong binitawan ko kay Rebecca. Alam kong inayos na ni Mrs. Doris si Talia kung sakaling ang nakatulog ito sa ginawa ko. Kaya kampanti ako na dapat lang na hindi ko makita si Talia at kung ano man ang ginawa kong katarantaduhan sa kanya. Mapapatay ko lang ang aking sarili. Paglabas ko ng banyo, saktong tumunog ang phone ko. Si Secretary Philip ang tumatawag. Tss, ayaw na yata kong pagpahingahin ng sekretarya ko. Gusto mo na pang mawala ng trabaho, Secretary Philip? Pasensya na, Master Vladimir, ngunit nandito si Sir Walter Montejo at may
Naay siyang papirmahan. Papirmahan? Divorce paper niyo ni Madam Duralte. Nagulantang ako. Sila na ang kusang kumikilos na wala nga akong kaalam-alam. Napaka-generous naman nila para tulungan ako tungkol sa bagay na yan. Sabihin mo na nakauwi na ako. At baka bukas mapag-isipan ko ngang pirmahan ng dokumentong yan. At inis ko ngang binatong phone ko sa kama. Anong ginagawa ko sa akin sarili? Hindi lang si Talia ang nasasaktan ko. Kundi pati ang sarili ko. Hindi ko naman nahayaan ng pakawalan ko si Talia. Hindi ko yan nahayaan. Ilang buwan lang naman ang titiisin ko para sabayan nga mga kagustuhan na Rebecca. Sana maunawaan mo Talia kung bakit ko ito ginagawa. Nag-aalala lang ako sa dinadala ng ate Rebecca mo. Nang gabing yun, hindi na ako lumabas sa silid ko. At kinabukasan, napatitig lang ako sa silid ni Talia. Dinaanan ko ito at dumiretso na nga sa kumpanya. Ni kumain ng agahan, hindi ko ginawa. Sakto lang ang pagdating ko. Dahil pinakuha na ni Dr. Walter ang divorce paper at parang si Talia ang uunahin nilang papirmahan. Huwag na huwag ka magkakamaling pumirma, Talia. Akin ka. Akin ka lang. Nang sa kalagitnaan ng meeting, tumatawag si Mrs. Doris sa akin. At kung siya nga ang tumatawag, ibig lang sabihin may kinalaman ito kay Talia. Kinuha kong phone ko at lumabas sa conference room. Mrs. Doris, Master Vladimir, pasensya na ho. Ngunit si Madam Duralte, napakataas ng lagdat niya. Hindi pa rin siya nagigising. Na parang isang suntok na tumama sa akin. Kasalanan ko yun. Napabuntungin nga ako. Magpapatawag na po ba ako ng doktor? Hindi, huwag ka magpapatawag. Kung hindi dalhin niyo ngayon sa ospital si Talia. Masusunod, Master Vladimir. At ibinaba nga nito ang tawag. Kaagad naman akong bumalik sa opisina at tuluyan ang tinalikuran ng pagpupulong. Nang marinig kong tumunog ulit ang phone ko, si Rebecca, tumatawag ito sa akin. Wala akong interes na sagutin yun. Since siya naman ang tumatawag, ibig sabihin maayos naman siya. Bago pa man ako lumabas ng opisina ko, nakasalubong ko sa Secretary Philip. Pupunta ako ng ospital. Pupuntahan niyo po ba si Miss Rebecca? Tinitigan ko na matalim si Philip. Parang nang-iinsulto pa ito. Hindi. Pupuntahan kong asawa ko. Siguraduhin mo kapag bumalik ako, lahat ng report nila may iuulat mo sa akin. At tuluyan ko na siyang tinalikuran. Ako mismo nagmaneho ng sasakyan at para pambawi sa asawa ko, dumaan ako sa bilihan ng bukay at prutas. Gusto kong bumawi sa kanya at humingi ng kapatawaran sa ginawa ko at ipapaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon at bakit nangyayari ito. Matalino naman si Talia para maintindihan niya ito. Aaminin ko sa kanya ang tunay na nararamdaman ko. At ang plano ko ang tungkol kay Rebecca. Halata namang paborito ni Talia ng mga bulaklak. Kaya alam ko matutuwa siya nito ng husto. At niminsan, hindi nga ako nakinig sa mga pinagsasabi sa akin ng pamilya umampun sa kanya. Ngunit kung ano man ang nadatnan ko ngayon. Sa loob ng silid ni Talia, parang kaagad na gumuho ang mga plano ko. Talaga bang napakasamang babae ni Talia? Talia's POV. Dahil sa ginawa ni Vladimir kay Ate Rebecca, lalong nilakasan mong kanyang pag-iyak at tinakpan ang mukha nito. Para nga hindi masyadong mahalata ni Ate Rebecca na hindi gaano ito lumuluha. Ngunit itsura niya, labis na nagmamakaawa. Vladimir, please lang, hayaan mo ko at huwag mong pansinin na umiiyak ako. Pero umanap sa akin ang mukha ni Vladimir na hindi nito nagustuhan na nakikita niya. Sa sinabi pa ni Ate Rebecca, parang diniin pa nito na may ginawa ako sa kanya. Talagang nakakatulong si Ate Rebecca na pahupain ang tensyon sa pagitan namin ng asawa ko. Huwag mo sisihin si Talia, hindi naman niya ako sinasadyang sampalin at maitulak. Diba? Ang daming kasinungaling ang alam ng babaeng tiningala ko noon. Kasalanan ko naman talaga itong lahat. Hindi na kayo magkaunawa ni Talia ng dahil sa akin. Dahil nga sa pagmamahal natin sa isa't isa. Pero ang hiling ko sana, Vladimir, sana makausap mo si Talia na huwag naman niyang damayin ang anak natin. Saka na lang niya ako saktan kapag nakapanganak na ako. At ganito palang reaksyon ni Vladimir. Kung sakaling malaman niya na may mananakit sa kanyang anak. Galit na galit ito sa akin. Hindi niya alam, nasaktan ako ni mama at papa. Dala ko ng anak namin. Siguro mas poprotektahan din niya ako kapag nalaman niyang buntis ako. Pero hindi sa ngayon, malalamig ang mga mata ng asawa ko. At parang dulo na matulis na kutsilyo. Talia! Sigaw nito. Hindi malambing gaya ng ginawa niya kay Ate Rebecca. Napalunok laway na lamang ako. Sinampal ko lang si Ate Rebecca at walang nangyari na tumba siya sa sahig. Kaya Vladimir, huwag ka mag-alala. Kung walang ginagawa masama si Ate Rebecca, siguradong healthy naman ang baby niya. Kaya lang hindi natin alam kung kanino ang anak ito. Pumunta siya dito. Pinilit niyang pirma. Natigilan ako dahil lalong umiyak si Ate Rebecca. At sinabing nananakit ang bewang niya. Parang tinatakpan ang sasabihin ko sa aking asawa. Kaya naman, Vladimir, wag na wag kang maniniwala sa babaeng yan. Hinding-hindi mo kilala si Ate Rebecca. Pilit kong sinasabi sa kanya at hindi na ako nag-alintana na ilantad ang kulay nito. Pero
Tumahimik ka! Napakalalim ng boses ng asawa ko. Napabuntong hininga ito at kinalmang kanya sarili. Sabihin mo ngayon sa akin, Talia, sinampal at tinulak mo ba si Rebecca? Oo, kailangan kong umamin, pero nakita ko si Ate Rebecca na natuwa sa sinabi ko. Oo, sinampal ko siya, pero hindi ko siya tinulak. Talia, itigil mo ng pagsisinungaling mo. Tama na! Grabe ka naman, Talia. Sa sobrang lakas na sampal mo sa akin, parang mahihimatay ako. Saka hindi mo ko tinulak? Ano ba, nagkunwari lang akong bumagsak? Ganun ba yun, Talia? Sinampa. Hindi ko inaasahan na sasalubungin ang pisngi kong palad ni Vladimir. Hindi ako makapaniwala at nalasahan ko sa aking labi ang sugat na natamo ko sa sampal na hindi ko inaasahan. Sa kakusangang lumabas na sa aking mga mata ang nagpipigil na luha ko. Kailangan na ba tapusin namin talagang relasyon namin? Dapat ba pinirmahan ko na yung dokumento? Naiinis ako sa kanya, sobra. Talia, huwag mo kong inaartehan. Ngayon din humingi ka ng tawad kay Rebecca. Utos ni Vladimir sa akin na mayroong pagbabanta ang mga mata niya na kapag hindi ko yung ginawa, kalunos-lunos pa at ang sasapitin ko. Grabing emosyon itong nararamdaman ko ngayon. Sana hindi maapektuhan itong aking dinadala. At si Ate Rebecca naman na alam ko tuwang-tuwa sa nakikita sa amin ngayon ni Vladimir. Paawang inawakan ang braso niya. Vladimir, ayos lang. Magkapatid naman kami ni Talia at ako nakakatanda sa kanya. Ang mga nakakatanda palagi yung nagpaparaya at nagpapaubaya. Hindi ko kailang humingi siya na tawad sa akin. Kasalanan ko naman eh kung bakit niya ako sinampal at tinulak. Siyempre kasal na kayong dalawa at normal na masasaktan siya kapag nalaman niyang buntis ako. Pinunit pa nga niya pregnancy result ko. At parang confetti na sinaboy sa mukha ako. At dahil nga kasal kayong dalawa, dapat simula nun hindi na kita nilapitan at kinakausap. Pero hindi ko talaga mapigilan na gustuhin makita ka at makasama. Ate Rebecca! Hindi ko na napigilan sarili ko. Tumigil ka na sa pagpapanggap mo. Itong nangyari, parte lang ito ng plano mo. Ang tuluyang nasirain ako kay Vladimir. Namaras kong pinunas ang luha sa aking pisngi at sana naman sa aking hinayag, magising na si Vladimir sa katotohanan. Ngunit biglang umiyak si Ate Rebecca, lalong kumalambitin kay Vladimir at mayroong bakas na nasasaktan sa mukha niya. Agad naman siyang inalo ni Vladimir. Pero, Talia, paano mo ako pinagbibintangan ng ganyan? Bakit naging ganito ka? Bakit ko naman yan gagawin? Sa tingin ko nga, Vladimir. Naging ganito ako para lang maipakita mo tunay mong kulay, Ate Rebecca. Ni minsan hindi na walang respeto ka sa'yo pero dahil sa paninira mo sa akin, bumaba ng paningin ko sa'yo. Manloloko ka at mapagkunwari. Talia! Awat ni Vladimir sa akin. Saka naman kinuha nitong kamay ko para nga magkaharap kami ni Ate Rebecca. Ang sabi ko sa'yo, humingi ka ng pasensya. Hindi mo ba yung nauunawaan? Na nanlilisik na mga mata niya sa akin at mayigpit ang hawak niya sa aking braso. Vladimir, nagsasabi ako ng totoo. Pinapaikot ka lang niya sa pa. Wala na mas mahalaga pa sa akin kaysa sa nangyari kay Rebecca. Nararamdaman at sinasabi niya sa akin, lahat ng pinagsasabi mo, Talia, basura. Kaya tumigil ka na tumingi ka ng tawad kay Rebecca. Sa mga sinabi ng asawa ko, walang harang-harang na tumusok sa akin ng ilang milyon na kutsilyo, saka wala na atang pakialam si Vladimir na malaman ang totoo, kundi mahalaga na talaga sa kanya si Ate Rebecca. Yung puso ko parang tuluyan na naging bato at lumubog sa pinakailalim na bahagi ng mundo. Baby, wala na ata tayong pag-asa kay Daddy. Sorry, ang baby ko kapag tumagal pa ito, baka nga hindi lang ako masaktan ni Vladimir, pati ang baby ko. Malungkot akong humarap kay Ate Rebecca. Ate Rebecca, sana mapatawad mo ako sa ginawa kong pagsampal sa'yo at naitulak pa kita. Sabi mo, at bilang tugon sa akin ni Ate Rebecca, lihim siyang umiti sa akin at napayakap kay Vladimir. Sinabi ko naman sa'yo, Vladimir, na huwag mo na itong ipagawa kay Talia. Parang hindi naman siya sincere, napipilitan lang. Masuyong nalikan ulit ni Vladimir ito sa noo. Kaka-discharge mo pa lang. Gusto mo bang kumain sa labas? Yaya ni Vladimir, na napakapait pakinggan. Sure, sagot ni Ate Rebecca, at lumingon sa akin. Pero ayos lang ba sa asawa mo? Hindi sinagot ito ni Vladimir, kundi hinila na si Ate Rebecca palabas ng silid. Huling nakita ko si Ate Rebecca, umikot ang mga mata nito at ako ang naiwan sa silid. Nanumbalik ang sakit sa katawan ko upang mapahiga na lamang ako. Nakatulala sa may ilaw hanggang sa masagi ng mga mata ko ang nagkalat na prutas sa sahig at ang hindi ko namalay na bukay na nakapatong sa isang shelf na hindi ko napansin. Dala ba yun ni Vladimir para sa akin? Pumasok naman ang katulong at si Kate. Madam Duralte, nalulungkot nga sila sa nakikita sa akin. Kasama ng asawa niyong kapatid niyo. Ah, may bibili nila sila. Buntis si Ate Rebecca, baka mamimili nga sila ng baby kits. Maari mo ba kitiabot sa akin yung bouquet? Sa kapakipulot ng mga prutas,
Nahulog na lumabas yung dalawa kaya nagkalat. Sige, Madam Duralte. Dinala naman sa akin ni Kate ang bukay ng bulaklak. Inamoy ko yun. At kahit papaano, heto sa araw na ito ang nagpatuwa sa akin. Akin ang bulaklak na ito. Rebecca's POV. Wait lang, Vladimir. May nakita ako isang bukay na bulaklak na dala mo. Siguro naman sa akin yun, hindi ba? Kukunin ko lang sa silid ni Talia. Thank you, ha? Rebecca. At hindi ko na siya hinintay na may sabihin pa. Bumalik ako sa silid ni Talia at nadatan ko na inaamin niya ito. Lintik ka? Akin yan! Ago ko sa kanya. Huwag kang asan na para to sa'yo, Talia. Saka nga lumabas na ako sa silid niya. Kasi alam ko na masusunod si Vladimir at nakita ko nga ito sa pasilyo. Huwag ka naman sanang tumatakbo na lang, Rebecca. Ang baby. Ay, sorry, Daddy. Pulupot ko sa bisig nito. Napakaganda ng bulaklak na ito. Thank you. Hanggang kailan ang kayang tiisin ni Talia sa mga kasinungalingan ni Rebecca? Hanggang kailan magpapabulag at magpapagamit si Vladimir sa pamilya Montejo? Kayaan kaya ni Talia ang lahat ng sakit at sakripisyong mapanindigan lang ang pagiging Madam Duralte? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.